Maraming mga scientist o mga eksperto, mga matatalinong tao ang kinakabahan sa kanilang napapansin sa ating mundo. At ayon nga po sa isang article na lumabas, isa po sa mga nakikita ng mga scientist na magiging future ng tao at ng mundo, posible umanong magkaroon ng collapse ang humanity by 2100. Good day everyone, this is me. Once again, Sankey Janjan. Huwag niyo pong kalimutan na isubscribe ang ating channel, i-click ang bell at i-click ang all. Ang mga scientist ngayon ay patuloy na nananaliksik tungkol po sa kalagayan ng ating mundo. At marami na nga po mga impormasyon ang lumalabas na dahilan kung bakit itong mga matatalinong tao ay lalo pong nag-aalala sa kalagayan ng ating planeta. Maging ang United Nations, mga sangkay, naglabas din po sila ng isang mahalagang impormasyon na patuloy na nawawasak ang ating mundo at kailangan na di umanong magdesisyon ang mga leader kung papaano ito masusugpo o papaano ito mahahadlangan ang posibleng mga disaster na paparating sa ating planeta. Isa sa mga impormasyon na lumabas ngayon, mga sangkay, ay ang pagkabahala na marami sa mga eksperto na baka mag-collapse di umano ang tao o kalagayan ng tao, mga sangkay, by 2100. Ayon nga po sa isang profesor na si Professor William Rees of University of British Columbia in Canada, known for coming up with the concept of ecological footprint of human actions, na pinag-usapan po dito, mga sangkay, ang magiging future o magiging kinabukasan ng sangkatauhan. Ayon po kay Professor Rees, there are already signs of stress dahil nga daw po sa overpopulation ng ating mundo. The planet is growing warmer, na ang ibig sabihin, mga sangkay, umiinit ng umiinit po ang ating panahon at hindi po ito mapigilan dahil nga po sa global warming at marami pa pong ibang nagiging cause ng damage ng ating planeta. At ang critical resources na kung saan nanganganib, kagaya na lamang po ng supply ng pagkain at lalong-lalo na po ang tubig. Malamang sa malamang tayong mga hindi naman talaga nakakaalam o wala pong kaalaman na malalim tungkol po sa mga nangyayari sa ating planeta, ay hindi po natin iisipin na papaano mangyayari na magkakaroon ng disaster pagdating po sa food and water supply. Dahil nga po nakikita naman po natin na napakaraming ilog at napakaraming resources ang ating planeta pagdating po sa tubig o pagkain. Subalit, mga sangkay, itong mga matatalinong tao, nakikita po nila ang sitwasyon ng ating mundo at kinakalculate nila kung ano nga ba talaga itong malaking problema ngayon na kinakaharap ng ating mundo. Natatakot po sila na in the future, mga sangkay, mauubusan po ng supply ng pagkain at tubig ang sangkatauhan dahil nga po sa pagdami ng populasyon ng tao. Daragdagan pa po natin, mga sangkay, ng mga nagaganap ngayon ng sabay-sabay sa ating planeta, kagaya po ng mga digmaan, gutom, paglaganap ng iba't ibang klaseng karamdaman. Isa po ito sa nagtutulay kung bakit naiisip nitong mga scientist na posibleng magkaroon ng collapse ang humanity by 2100. Isa sa mga prediction ng mga scientist ay ang collapse by 2050. Sinasabi po nila, mga sangkay, na sa taong ito, magkakaroon po ng isang matinding problema o depekto ang ating mundo. Ngunit bago ang 2050, magkakaroon po ng pinakaunang hagupit dahil nga po sa kalagayan ng ating planeta sa taong 2030. Kung hindi umano magte-take ng action ang world leaders at pagtutuunan ng pansin itong mga sigalot ng mga bansa, eh malamang by 2030, haharapin po natin ang isang dramatic event na kung saan ang mga disaster ay magiging very common na lamang po sa ating planeta. Ayon nga po sa mga impormasyon na lumalabas, mga sangkay, ang mga bagyo ay mas lalong magiging malakas na higit pa po sa triple. Ang tubig sa dagat ay lalo pong tataas. At napapansin naman po natin ngayon sa mga balita, mga sangkay, na marami po sa mga lugar na kung saan may alabundok o maladagat na yelo ay natutunaw na. Hindi lamang po basta natutunaw, kundi napakabilis po ng pagkatunaw ng mga yelo na dahilan, mga sangkay, kung bakit po lalong umiinit ang panahon at tumataas po ang sea level. Sa inilabas na impormasyon, mga sangkay, by 2050, ayon po sa mga eksperto, marami po mga syudad sa ating planeta
ang mabubura na sa mapa. Lulubog na po sa karagatan dahil nga po sa patuloy na pagtaas ng tubig sa dagat. At maging ang Pilipinas, mga sangkay, ay hindi makakalusot dyan. Isa sa mga nabanggit na mawawala by 2050 na syudad ay ang Manila City at marami pa pong iba sa ating bansa. Kung hindi di umano maaanggapan itong sinasabing climate change. Ayon po sa report, mga sangkay, by 2050, the analysis said, human systems could reach a point of no return in which the prospect of a largely uninhabitable earth leads to the breakdown of nations and the international order. Sa pagkakataong ito, mga sangkay, sa taong iyan ay posible di umanong maganap ang katakot-takot na event sa ating mundo. Ang dahan-dahang pagkawasak na ng marami sa mga syudad dulot ng pagtaas ng tubig sa dagat. At marami sa mga tao, mga sangkay, ay hindi alam ito at nagiging pabaya sa pag-aalaga sa ating kalikasan. Kung papansinin po natin sa ating bansa, marami po sa mga Pilipino ay walang pakialam po sa ating kalikasan. Mangilan-ngilan lamang po ang mayroon pong pag-aalala at pag-aalaga sa kalikasan na ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ngunit itong mga eksperto, mga sangkay, ay may nakikita pa rin pong pag-asa kung papaano po ito masusolusyonan. Ito po ay ang tinatawag na revolutionary changes. Ayon po kay Professor Boyden, mayroon pa rin daw po siyang nakikitang pag-asa para po kahit papaano ma-prevent ang dramatic event na paparating. Ito ay kung magkakaroon po ng revolutionary changes. Na ang ibig sabihin, magkakaisa po ang lahat ng leader sa buong mundo para isaayos ang lahat ng ito. Ang malaking problema di umano sa ating mundo ay patuloy na lumalala. Kaya naman, mga sangkay, ito po ay nagre-require ng revolutionary changes para po ma-achieve ang tinatawag na ecological sustainability. E kaso nga lang, mga sangkay, ang problema sa panahon natin ngayon, marami sa mga leader ng ating mundo ay wala naman po talagang pakialam sa kalagayan ng ating planeta. Mas pinaghahandaan pa nga po nila itong ikatlong digmaang pandaigdigan. Kung papansinin po natin, mga presidente, prime minister at kung sino pang mga top officials ng ating mundo, naghahanda na po ng kanilang puwersa na tila baga may paparating na isang malaking digmaang pandaigdigan. Itong sinasabing revolutionary changes ay may chance sana. Subalit, kung ganitong klaseng mag-isip ang mga leader sa ating mundo, eh tila baga malabo na po itong mangyari at mukhang tao mismo ang tutupad sa kung ano ang nakapropesiya sa Biblia na magiging kahihinatnan ng ating planeta. So itong mga scientist, mga sangkay, ay mayroon po silang mga nakikita o may mga prediction po na magaganap sa ating mundo in the future. Kagaya po ng sinasabi nila na by 2100, mangyayari po ang collapse ng humanity dahil nga po sa mga paparating na mga disaster na mas malala pa po. Kaya nga lang, mga sangkay, nauna na po sinabi ng Biblia itong tinatawag na pagkagunaw ng ating mundo. Subalit, mga sangkay, malayo pa pong event ang sinasabing end of the world. Dahil ang lahat ng ito, mga sangkay, ang magtutuldok po mismo, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. At yan po ay nakasulat mismo sa Biblia. Sa 2 Peter chapter 3, ito po ang future ng ating mundo. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala. Kasabay ng isang malakas na ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Sa madaling sabi, mga sangkay, yung mga napapanood po natin sa mga movie na science fiction na nasasabi na po natin na nakakatakot ang magiging future ng ating mundo, mas malala po ang sinasabi ng Biblia kung papaano po magugunaw ang ating mundo. Dahil ayon po dito, matutupok ang araw, buwan at mga bituin. At lahat ng mga bagay sa mundo ay mawawala kasama po ang ating planeta. Maging ang mga planeta na nakikita po natin sa kalawakan na tinatawag na mga stars ay mawawala rin po. Magkukulaps ang lahat dahil i-reform ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng bagay na kanyang nilikha, aayusin at gagawing perpekto muli. Gaya nung namumuhay si Adam and Eve
doon sa Garden of Eden. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Habang inihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit, ayon po sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran. Kaya't magpatuloy lamang po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon hanggang sa pagdating ng ating Panginoon.